Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko na makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalangin. Kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Ah,
sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama, at ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi matinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon, at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga mga minamahal na kapatid na naririto at kasama natin online. Atin pong papurihan ang mahal nating Poong Jesus Nazareno. Tanong ko lamang po, ano pong usually na tawag natin sa mga taong nakakagawa ng masama sa atin, yung nakakagawa ng maloko, yung sinasaktan tayo? Hindi ho ba kapag hindi nagpapakatao yung isang tao, ang isang expression na ginagamit natin ay, hayop to, abay hayop to. Marahil ang ibig nating sabihin kapag hindi tayo tunay na nagiging mabuti, alam natin na hindi tayo nagiging tapat sa pagiging tao natin. Nagiging hayop tayo. Tingnan po natin yung mga katabi natin. Tao pa ho ba? Pakisabi po sa katabi, tao ka. Kaya magpakabuti ka. At ito po yung napakahalagang paalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Tayong lahat ay mabuti dahil tayong lahat ay nilikha sa larawan ng Diyos na mabuti at mapagmahal. Tayong lahat ay mabuti dahil tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay mabubuting puno, kaya nawa, mabuti nawa ang ating mga bunga. Kaya ang isang imbitasyon ko, mga kapatid, sa inyo sa araw na ito, tingnan natin yung ating mga bunga. Tingnan natin yung ating mga kilos, yung ating mga salita, yung ating mga buhay. Kabutihan ba ang nakikita o kasamaan?
Kung makita natin na marami tayong bunga na masama, hindi tayo nagiging tapat kung sino ba talaga tayo. Kaya unti-unti na nating baguhin. Bakit kaya nangyayari iyon? Ang isa siguro po sa mga dahilan kung bakit tayo nakakagawa ng masama at nagiging masama ay dahil nagiging makakalimutin tayo. Madalas nating nakakalimutan na mga mabubuti tayong anak ng Diyos. Halimbawa po, noong nagtatrabaho po ako dati, noong nagpaalam na po ako after ng 6 months, sabi po ng mga naging katrabaho ko, "Nako, Father, haalis ka na. Babalik na kami sa pagiging masama namin. Haalis ka na. Babalik na kami sa pagiging masama namin." Sa unang banda, nakakatuwa dahil naging paalala ako na dapat pala silang maging mabuti. Pero sabi ko sa kanila, yung presensya ng Diyos na nasa sa akin ay nasa sa inyo rin. Kaya kung wala na ako, sana maalala ninyo na nananahan si Jesus sa bawat isa sa inyo. Kahit wala na ako, sana maalala ninyo na tayo ay mga anak ng Diyos pa rin. Maalala niyo na sana kabutihan ang nagahari sa inyong mga buhay. Sinabi at pinaalala ko sa kanila, hindi kayo masama. Mabuti kayong mga likha ng Diyos. At sasabihin ko rin po sa inyong mga kapatid na minsan tayo ay nakakalimot, mapaalalahan na nawa kayo ngayong araw na kayo ay mabubuting tao, mabubuting likha ng Diyos. At paano natin mapapanatili yung kabutihan na ito? Napakinggan po natin sa Ebanghelyo. Napakahalaga na tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Ibig sabihin, patuloy nating hinahayaang mangusap sa atin ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng pananalangin, pagsisimba. At matapos mapakinggan ang mensahe ng Panginoon, hindi dapat nananatili lamang sa tainga. Dapat umaabot ito sa buong katauhan natin upang ito ay makita sa ating kilos at buhay. At isa pang paraan para tayo ay mapaalalahanan na tayo ay mga mabubuting anak ng Diyos, tayong lahat po may responsibilidad na magpapaalalahanan sa bawat isa. Maging tagapagpaalala nawa tayo ng bawat isa sa mga panahon na nawawala sa landas yung ating mga kapwa. Maging tagapagpaalala tayo na tayo dapat ay nagpapakabuti sa bawat isa. At ang huling paraan po na sasabihin ko po sa inyo upang patuloy nating mapanatili yung kabutihan sa ating mga buhay ay ito po, suggestion po sa bawat simula ng araw, pagbangon ninyo at pagtingin ninyo sa salamin, mauna na po kayong magpaalala sa sarili ninyo. Mabuti ka. Sabihin ninyo araw-araw sa simula ng bawat araw sa sarili ninyo, mabuti kang likha ng Diyos. Kaya mga kapatid, muli papaalalahanan ko kayo ng paulit-ulit. Mabuting tao kayo. Mabuting anak ng Diyos. Nawa mamunga kayo ng kabutihan sa mundo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, katig sa pananalig sa Ebanghelyo na naguutos sa atin magtayo ng bahay espiritual sa bato, manalangin tayo sa Ama. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway palagi ang makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway maglingkod sa kanilang mamamayan ng may katapatan at katotohanan sa nakalilitong mundong ito. Manalangin tayo.
O Diyos, aming lakas, ding pakinggan mo kami. Ang paghuhubog sa mga kabataan, naway, maitatag ayon sa mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa isip at pangangatawang paghihirap, naway, manatiling matatag at mapayapa sa batong ng pananampalataya. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway, makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng biyayang maunawaan kung paano nakaugnay ang aming buhay sa kabutihan, kabaitan at katapangan ng aming kapwa upang maging bukas kami sa kanilang pangangailangan at maging matapat sa aming mga tungkulin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahain nagdulot sa kagitingan upang matiis nina San Cornelio at San Cipriano, ang mga paghihirap ng kalaban ay magbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon,
O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Makapaghiwalay sa atin.
pag-ibig ng Diyos. Paghihirap, pakapig at iyan, pag-uusig, gutom o taba. At kahit na ang kamatayan walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan, ang hain nagbibigay buhay, hinihiling namin kaming pinagaharian ng iyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni San Cornelio at San Cipriano sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,